Base sa datos ng DSWD, taon-taon hindi bababa sa 1,000 bata ang inaabandona sa ating bansa. Hindi pa po kasama riyan yung mga hindi nadodokumento ng kaso ng mga batang inampon na hindi dumaan sa legal na proseso. Upang pag-usapan po yan, makakapanayam natin ngayong umaga si Herminia Salvador Arcangel, Head ng Adoption Resource and Referral Section ng DSWD. Good morning po, ma'am. Good morning. Okay, ma'am. Ako, recently, about 2 months ago, gumawa rin ako ng documentary about dito sa mga nanay na pinapaampun nila yung mga anak nila, pero hindi dumadaan sa DSWD. Kumbaga, pagkapanganak nila, meron ng ready na nanay na kukuha, tapos yung sa birth certificate na ilalagay ng kumadrona, yung nanay na mag-aampon, ito yung artificial birth, kung tawagin niya ba? Ang tawag natin dyan ay birth simulation. Birth simulation, ito yung pamimeke ng birth certificate ng bata na kung saan ay papangalan na right from delivery. Ito ay delikado, ito ay isang krimen. Kasi falsification ito ng public documents. So, sino ang ano dito? Pag sinabi niyong krimen, yung kumadrona, pwedeng ma... Pwede siya, accomplice the crime siya. Sino pa po? Yung mismong kukuha ng bata, magiging kustodya ng bata. At kung merong pera na involved dito, kunyari, nagbayad, binayaran nitong kumuha ng bata yung birth parents, may bahid dyan na tinatawag natin ng trafficking, RA 9208, violation ng RA 9208, at saka yung bagong batas natin ngayon na RA 9523 na kung saan ay illegal na illegal placement of children, hindi siya dumaan sa legal adoption, ito ay may kaukulang parusa. So yung nanay, na yung original na nanay ay pwedeng kasuhan ng trafficking, yung kumadrona at saka yung umampon, falsification documents. Paano kung kunyari, usually po kasi ma'am, sa cases na na-interview namin, hindi nila binabayaran talaga ng cash, pero sila na yung sumasagot ng hospital expenses, sila na yung sumasagot ng mga vitamins, yung mga ganyan, prenatal check-up. Mako-consider pa rin yun na parang nagbayad para mo na rin binenta yung anak mo? Yes, mako-consider yun kasi dapat nga ang magbabayad dun yung birth parents, pero dahil nga sinagot na nitong paps or prospective adoptive parents ang tawag natin dyan, mga custodian, through the help or pag-mediate nitong mga hospital personnels, ito ay hindi talaga, krimen talaga siya. At sinabi niyo po na delikado yung ganitong klaseng mga transaksyon. Yes, delikado. Bakit po delikado? Ano kasi, po yung implikasyon nito? Marami na tayong cases na kung saan ay nagbago ang isip ng nanay. Ayun. Kahit pa pumirma ang nanay ng dokumento na ako ay pinamimigay ko ng anak ko dahil hindi ko kayang pakainin, ganun. Tapos kahit gumawa siya ng kasulatan ng ganun, kung hindi ito yung tinatawag namin na deed of voluntary commitment, meron kaming DVC na pinipilapan na kung saan ay ginagawa yan pagkatapos ng masusing counseling doon sa nanay, para talaga ay, kasi once na pinirmahan niya yon, after 3 months, mawawalan na yung visa ng pagiging magulang niya. Matatanggalan na siya ng parental authority. So kahit may kasulatan pa, may power of attorney, yung mga ganyan-ganyan. Yes, wala yun. Ninotaryo pa nila or whatever, wala yun. Wala yun, it doesn't stand. Kailangan dumaan sa DSWD. Yes, na kung saan, ibig sabihin na nung pinapirma siya, ay nasa tamang pag-iisip siya, tama yung nararamdaman niya o yung desisyon niya sa pamagitan ng pag-guide ng isang social worker. Nabigyan siya ng tamang counseling. So sinabi niyo po may implikasyon dito kapag nagbago ng isip ang nanay. Yes, kasi yung nanay pwede niyang kasuhan ng kidnapping yung kumuha. Babalikta rin niya ngayon. In some cases, meron yung hininga nila ng pera. Pag hindi nagbigay ng pera yung naging custodian, kinakasuhan nila. Pero yung birth certificate, pero ang nakasulat na sa birth certificate, yung bago ng nanay eh. At may alam mo naman ang ating hustisya ngayon ay may maraming pamamaraan yan para makita natin kung authentic yung dokumento. Sa mga hospital, sa mga embassy, sa korte, hinihingan yan. In fact, ngayon, ang bago ngayon is pinapa-DNA. Ay, patay. Yes. Pinapa-DNA. Tapos kapag nalaman na hindi ikaw yung talagang tunay na birth mother nitong batang to, pwede pang mabawi sa'yo. Yes. Although may mga cases tayo na, kunyari, matagal na, 5 taon na, 10 taon na yung bata, ay kinilala niyang magulang ito, marami tayong ganong case na pinagbigyan naman natin.
Ah, ganoon. May pinagbigyan, marami naman tayong inasikaso or tinulungan na ma-legalize ito. Yung mga kababayan natin dyan na nakikinig ay sana huwag matakot kasi sa totoo lang napakadami yung dumaan sa ganitong proseso na hindi dumaan sa tamang proseso. Mm-mm-mm-mm. So, yun ay nananawagan ako at yan ay tinutulungan naman namin. Mm-mm. Tinutulungan naman namin para ma-legalize. Okay, okay. Maraming mga inaabando ng bata. Oo. At ang iniisip ng, usually ako, nagko-cover ako ng mga ganyan, tapos palaging sinasabi sa akin, yung nakakita, pwede bang ako nang mag-ampon? Ganun ba kasimple yun, na kapag may nakita kang bata, pwedeng ikaw na yung mag-ampon nun? Hindi ganun kasimple yun. Dapat yan ay ilapit sa pinakamalapit na DSWD or barangay sa pulis at ipagbigay alam ito. At meron naman tayong proseso na pwede naman yung sinasabi mo in some cases. Kasi may mga cases na tayo na ganyan, na inalagaan nilang bata kasi wala naman talagang umaruga dun sa bata, inangkin nila tunay na anak. Ito yung mga tinatawag natin na directly placed children na kung saan ngayon ay inaalalayan namin paano ito illegalize sa free ang servisyo ng DSWD. So kapag meron po kayong nakitang baby na inabandona or batang inabandona, ano po ang dapat gawin? Ang dapat gawin dyan ay ilapit sa DSWD at yan ay sa ilalim sa tamang proseso. Kagaya ng ginawa niyo doon sa bata na yung iniwan sa ano, yes, oo. Ganun. Ngayon, ang bata ay nasa amin na at inaayos na yung mga kanyang papel. Mm-mm. At pag maayos na yung kanyang papel, ito ay imamatch na siya sa prospective adoptive parents. Dadaan siya sa tinatawag na matching conference. At inililinaw po namin mga kapuso, hindi po pwedeng pumili. Yes, na aampunin. Hindi, it's not that simple na para kang nasa nursery, ay, gusto ko to, yan. Hindi po pwedeng mamili. Yes. Oo, may matching po na ginagawa ang DSWD. Opo, ito ay binubuo ng ating NCWSG. Pwede ka bang mamili ng kasarian? Yes, pwede. Ang edad niya, pwede mong piliin. At kasarian? Kasarian. Pero hindi pwede yung mukha, gusto ko yung maitim, yung matangis yung ilong, or whatever, hindi. To some extent, may mga ganon. Gusto ko yung maitim siya, do maputi yung mag-asawa, gusto maitim. Pwede rin naman yun. Huwag lang yung tipong gusto ko ng ganito ang blood type niya, yung ganon, masyadong... At hindi pwedeng titingnan mo muna yung bata? Yes, hindi pwede. Hindi po pwede. Okay, ang advice niyo po sa mga gustong mag-ampon, ano po yung maipapayo ninyo? May mga requirements po bang pagdadaanan dito? Yes, doon sa mga kapuso natin na gustong mag-ampon ay napakadali, lumapit lang sa DSWD or any child caring institution, itong mga NGO natin na accredited, license ng aming departamento, na kung saan ay allowed na mag-process ng adoption. Lumapit doon at umattend sa aming tinatawag na adoption forum na ito ay requirement talaga, hinahanap sa korte once na nag-legalize na ang case. At yan ay sa ilalim sa pag-i-interview ng DSWD, i-assess ka ng isang social worker at pagkatapos noon ay pag ayos, okay na, may case study na ito, i-home study ka, i-mamatch ka na, dadaan na sa matching conference. Gano'n po ba katagal yung proseso ng adoption? Ang wala tayong concrete na masabing length. Pero ang ano dito is, habang inaasikaso, pagkakuha ng bata or pagkadala sa ampunan, ang ating mga social workers sa ating mga bahay ampunan or sa mga child caring institution at sa local government offices, meron silang 3 buwan para asikasuhin yung dokumento as per RA 9523. Pagkatapos nun ay sasubmit nila sa amin sa DSWD Regional Office para kami naman ang magproseso para siya ay mabigyan ng certification. Pero yung time frame po, ma'am, kasi usually yan ang complaints ng mga tao na ang haba kasi, ang daming proseso sa adoption. Usually po ba, inaabot po ba ito ng taon, buwan, ano po yung usual time frame? Ideally, ano meron, po ba? Meron tayong mga cases na 1 year, may mga 1.5 years, mayroong umabot ng 2 years. Mm-mm. Sa korte. Kasi sa amin, yun nga sinasabi ko kanina, meron 3 months sa local government at saka child caring para asikasuhin ng papel. Sa amin naman, kulang 1 buwan para mabigyan ng certification. After that, saka na siya mag-file ng petition in court para sa legalization. Ito na yung sa korte na siya. So, kailangan lang kompleto lahat ng requirements, mas mapapadali yung, yes, yung basta process. Yes, basta kompleto ang dokumento at nakikipag-cooperate ang mga both parties, wala hong magiging problema. Okay. Maraming salamat po, Hermina Arcangel ng DSWD. Thank you po.